here is Ate Dapi again and again. At ngayon, nasa part 9 na tayo ng ating aralin sa Araling Siyam. Ang ating focus for today na topic ay ang dinastiyang Ming, Korea, at Gojoseon. Our trivia for today's video ay, alam nyo ba na sa 500 kilalang coral species sa mundo ay mayroong 488 na matatagpuan sa Pilipinas. Akalain niyo na sa atin yung most of the coral species na kilala sa buong mundo. Yun lang. At syempre, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please subscribe and click the notification bell para maging updated sa aming mga videos. Thank you! At ganun pa rin ang ating mga layunin. Ang ating gabay sa aralin ay dinastiyang Ming, Korea, at Gojoseon. Madaling napaalis sa pwesto at sa China ang mga Mongol pagkamatay ni Kublai Khan. Pinamunuan ni Zhu Yuanzhang ang grupo ng mga rebelde na sa simula pa lamang ay hindi na pabor sa pagkakaroon ng dayuhang mananakop. Idineklara niya ang pagsisimula ng bagong dinastiya at ang muling pagbabalik ng kapangyarihan sa mga Chino. Ang pamahalaan ng dinastiyang Ming. Ang dinastiyang Ming ay nagsimula sa pagsasaayos ng pamahalaan at lipunang Chino sa kung paano ito tumatakbo bago ang pananakop ng mga Mongol. Kaya muling itinalaga ni Zhu Yuanzhang sa pamahalaan ang mga scholar ng Confucianismo upang pangasiwaan ang iba't ibang sangay nito. Agad ding sinimulan ang pagsasanay para sa pagsusulit at nagtatag ng komite na siyang masusing susubaybay sa proseso at sa mga kumukuha nito upang maiwasan ang korupsyon. Ang mga matagumpay na programa ng mga nagdaang dinastiya, lalo na ng Han, Tang at Sung ay kanyang binuhay katulad ng pagsasaayos ng mga daan at kanal, pagpapalago ng agrikultura na sa pagdating ng mga bagong pananim mula Amerika katulad ng patatas at mais, pag-iimprenta ng mga libro, pagpapaunlad sa industriya ng paggawa ng telang seda, porselana, alahas mula sa jade, papel at gunpowder, pagpapalawig ng sining na pagpipinta at paggawa ng tula at patuloy na pakikipagkalakalan sa ibang sibilisasyon. Sa husay ng mga Chino sa paggawa ng mga sasakyang panlayag, ay nagpadala si Zhu Yuanzhang ng mga ekspedisyon sa ibang kontinente. Ang ekspedisyon ni Zheng He ang sinasabing pinakamalaki sapagkat narating nito ang Silangang Asya, Kanlurang Asya, Silangang Afrika, at Timog Silangang Asya. May mga kuro-kuro ang mga eksperto na maaring si Zheng He ang unang tao na nakaikot sa buong mundo. At ang pagsasara ng China sa mundo, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay huminto ang China sa pakikipagkalakalan sa iba-ibang sibilisasyon. Gayun din ay huminto ang mga ekspedisyon ng mga malalayag na Chino. Ang ibang scholar ay hinihinuha na dahil sa malaking nagastos sa mga ekspedisyon, kung kaya inihinto ng pamahalaan ang pagbibigay ng pondo para rito. Ang iba naman ay sinasabing nais ng mga Chino na panatilihin ang kanilang kultura na unti-unti nang nagiging bukas at naiimpluwensyahan ng ibang sibilisasyon. Dumako naman tayo sa iba pang sibilisasyon sa Silangang Asya, sa Korea. Matatagpuan sa hilagang silangan ng China ang peninsula ng Korea. Ito ay ang dulong silangan ng mainland ng Asya na inihihiwalay ng dagat ng Hapon sa bansang Hapon. Ang mga dagat na nakapalibot sa bansa ay siyang pinagkukunan ng kanilang mga mamamayan ng yamang tubig, lalo na ang isda. Lalo na ng isda, na isang malaking industriya sa Korea. Pinagmulan
ng Korea, isa sa mga paniniwala ng mga Koreano na pinagmula ng kanilang bansa ay nang itatag ni Prinsipe Wanung, anak ng Diyos ng Langit na si Waning, ang syudad ng Diyos. Tinuruan niya ng iba't ibang kabuhayan ang mga taong nananahanan dito katulad ng pagtatanim, pangingisda, pagkakarpintero, pananahi at panggagamot. Si Wanung ay nakapang-asawa ng isang oso na naging magandang babae at sila ay nagkaroon ng anak na pinangalan ng Tangun. Si Tangun ang pinaniniwala ang nagtatag ng dinastiyang Gojoseon, ang una sa tatlong dinastiya ng Korea. Dumako na tayo sa Gojoseon. Ang Gojoseon ay umabot ng 300 BCE. Ayon sa pagsusuri ng mga iskolar ay maaaring mula sa Siberia at Manchuria ang lahi ng mga Koreano. Nahati ang unang mga mamamayan nito sa iba't ibang maliliit na tribo hanggang sa mapagbuklod ang mga ito sa ilalim ng iisang kaharian sa Gojoseon. Noong 109 BCE ay nasakop ng dinastiyang Han ng China sa pamumuno ni Emperor Wuti ang Gojoseon. Apat na kutang militar ang itinayo upang mangasiwa rito sapagkat ang emperador ay nakabase sa China. Nagbayad ng tributo ang mga Koreano sa China bilang pagkilala sa kapangyarihan nito at ang kapalit ay hinayaan ng emperador na mamuhay ang mga Koreano sa paraang nais nila. Mula rito ay tatlong malalaki at malalakas na kaharian ang umusbong sa Korea sa pagitan ng 300 BCE hanggang 600 CE. At hanggang dito na lang po tayo. Ang susunod na ating pag-aaralan ay ang tatlong kaharian at ang pinag-isang dinastiya ng Silla. Or isama na rin nagsiguro natin ang dinastiyang Goryeok. At thank you so much sa inyong pakikinig sa akin. And kung bago ka pa lamang sa aming channel, please subscribe and click the notification bell para maging updated sa aming mga videos. Thank you so much. God bless.